So hi everyone, once again this is Christopher Valdez of MarketingGenioSecrets.com and isa akong online and network marketer. And gumagawa po ako ng mga short training videos at mga review ng mga digital products and softwares na pwede nating magamit para sa ating pagmamarket upang sa ganun makapag-save tayo ng maraming oras at effort para sa pagpapalago ng ating home-based business. Okay, so in this training video, ang pag-uusapan naman natin is yung day 6 ng ating 7-day Facebook Marketing Training Camp entitled How to Integrate YouTube on Your Facebook Business Page. So sa video na ito, ipapakita ko naman sa iyo in less than few minutes kung paano mo pwedeng i-integrate yung YouTube channel mo sa iyong Facebook Business Page. Okay? So I hope po by this time ay meron na kayong YouTube account, no? Kung meron na kayong Gmail account, that only means na meron na din kayong YouTube account. Isang company lang po kasi ito. So kung wala pa po kayong Gmail account or wala pa kayong YouTube account, punta lang kayo sa www.gmail.com. Okay? Upang sa ganon, makapag-create kayo ng Gmail account ninyo. Okay? So pwede nyo pong gawin, punta lang kayo dito. Create account. Okay? And then, gagawin nyo is, i-fill out nyo lang itong form na ito. And then, initially, kapag na-fill out mo na to, okay, magkakaroon ka na ng Gmail account or magkakaroon ka na ng Google account. And ito na yung pwede mong gamitin upang sa ganon, kapag pumunta ka sa YouTube, youtube.com, ito na po yung gagamitin mo upang sa ganon makapag-sign in ka rito and makapag-upload ka ng mga sarili mong videos. So, ganon siya. Okay? Anyway, gusto ko lang sabihin that videos nowadays play a vital role in our business. Okay? Mas preferred na kasi ng tao ngayon na manood kaysa sa magbasa. And at the same time, videos kasi are viral. Mas sinishare ito and mas nilalike ito and mas kinokomentan ito ng ating mga target market. Okay? And may dalawang klase ng pag-record ng video. So yung number one is direct-to-cam recording. So ito yung paggamit natin ng mga cellphone natin or digital cameras or camcorder upang sa ganon i-record natin yung ating sarili habang nag-share tayo ng valuable information. Okay? And yung pangalawa is yung screencast recording. So ito naman yung paggamit ng screencast software para i-record yung PowerPoint presentations ninyo or kung meron kayong i-record ng mga tips or strategies sa screen ng computer ninyo. So basically, dito sa pag-record ninyo ng mga videos na ito, okay, I do suggest na magbigay kayo ng valuable informations dito na makakatulong talaga sa target market ninyo, no? Para makita kayo ng mga target market ninyo as an expert or as an authority sa network marketing or any opportunity na ginagawa ninyo for you to build rapport, relationship, and trust sa kanila. Okay? Then sa bandang dulo, that's the time po na maglagay kayo ng call to action. So tulad ng, so I hope meron kayong nakuhang value sa training video na shinare ko sa inyo ngayon. Kung meron kayong nakuhang value dito, you can like my Facebook fan page or you can follow me at Twitter or you can subscribe at my YouTube channel. So mga ganung halimbawa ng mga call to action, no? Or please visit me at my blog www.yourblog.com or please visit this link and see how this product can help you. So mga ganun pong mga call to actions. Okay? Anyway pala, tulad nung sabi ko kanina, kung direct to cam recording yung gagamitin ninyo, is pwede na po yung cellphone ninyo or kung meron kayong digital camera or video recorder, so pwede nyo na siyang gamitin para pang record ninyo ng sarili ninyo. And dun naman sa pangalawa, yung screencast recording, kung wala po kayong ginagamit, I do suggest puntahan nyo itong link na ito, no? www.screencastomatic.com. Okay? So, ayan. So, dito, meron po mga tutorials para mas mapag-aralan ninyo pa kung paano gamitin itong software na ito, no, or itong app na ito. And kung gagamitin nyo po yung free version nito,
yung maximum time lang na pwede ninyong i-record sa screen ninyo is 15 minutes. And para ma-download nyo po ito, puntahan nyo lang to, click nyo lang to, start recording. And then dito, okay, dito po, click nyo itong download the full app install. Okay? Or, click nyo po ito, download launcher. Upang sa ganon, ma-download nyo siya para sa inyong Windows o para sa inyong Mac na personal computer. Okay? So this time, allow me to integrate now our YouTube channel to our Facebook business page. Okay? So wait lang po natin, nagre-read lang. So anyway, kapag na-integrate na natin yung YouTube channel natin dito, basically po lalabas siya dito sa tabs natin. Okay? So kung hindi siya mag-a-appear dito sa apat na to, timeline, about services and photos, pag drop down natin to mamaya, dito siya lalabas. Okay? So this time po, i-integrate na natin siya. So ang gawin natin is, punta natin muna yung YouTube account ko. Okay? And then mag-sign in po tayo. So puntahan natin ngayon yung YouTube channel natin. Okay? So yan. So nandito tayo ngayon sa aking YouTube channel, no? So ito yung my channel. So ito po yung YouTube channel ko. Okay? So yung step 1 po na gagawin natin is puntahan natin yung personal account natin sa Facebook, no? So balik tayo dun sa ating personal account. So dito po, puntahan natin yung link na ito. Okay? www.facebook.com/YouTube-tab-app. So yan po yung link na pupuntahan natin, no? www.facebook.com/YouTube-tab-app. Then click natin enter. And mapupunta tayo dito sa page or business page or fan page ng YouTube. And next thing na gagawin po natin, click lang natin to, use app. And then dito po, select the Facebook pages to add YouTube tab to. So ngayon, pipilihin natin is yung na-create natin na Facebook business page nung day 2 ng ating training, no? So ito yung Marketing Genius Secrets. Okay? So ayan. And then, click po natin Add Page tab. So ayan, installation in progress. So ayan. So ito na po siya, no? So basically, lumabas na siya dito sa mga tabs natin dito sa ating Facebook business page. And then yung next step na gagawin natin is mag-open tayo ng new tab and puntahan po natin yung link na ito, no? www.youtube.com/account_advance. Ayan. Sorry. Enter natin yan. So dito kasi sa ating Facebook business page, basically para ma-integrate natin siya is kailangan ilagay natin dito yung channel ID natin. Okay? So ngayon, balikan natin yung inopen natin na link. So once again po, ang pupuntahan natin is www.youtube.com/account_advance. Okay? And yung YouTube channel ID po natin, dito natin ipipaste, no? So ito yon. Okay? So ito po siya. So ayan. So gagawin po natin is kukopyahin lang natin to, no? So ang pwedeng gawin natin is Ctrl-C or right click natin to, then click natin copy, and then puntahan po natin, balikan natin yung ating Facebook business page, and then dito
Control B lang po, or right click natin, then click natin paste. Okay? And next thing na gagawin natin is click po natin save settings. So ayan. So basically po kasi, ang mangyayari nito, okay? Ang mangyayari nito yung video na lalabas dito na makikita ng mga target audience mo, yung mga bibisita dito sa Facebook business page mo, is yung pinaka-latest na video na na-create mo. So, base dito, yung last video na na-create daw ng YouTube channel ko na valdescristopher@gmail.com, okay? Ang huling video daw na na-record niya or yung nagawa niya or na-upload niya is ito, okay? Pero may option tayo para palitan natin kung ano yung gusto natin na gawing featured video natin para dito sa ating Facebook business page. Okay? So, ang gagawin lang po natin is click lang natin to application settings, and then dito, ilalagay natin yung link ng video na gusto natin gawing featured video natin para dito sa ating Facebook business page. Okay? So, dito po, balikan natin yung YouTube channel natin and check natin yung mga videos na pwede nating ilagay bilang ano natin, featured video natin. Okay? So, check natin kung anong maganda rito. How to handle objections. Ito. Bet na bet ko to. Or 12 common mistakes to avoid by an MB networker. So, ito na lang. Okay? 12 common mistakes to avoid by a newbie networker. So, ito po yung video na gagawin natin bilang featured video natin. Okay? So, ang gagawin po natin, kopyahin lang natin tong link na ito. So, ito kasi yung link o yung URL ng video na ito, no? Which is 12 common mistakes to avoid by a newbie networker. So, gawin natin, control C ulit or right click, then click copy. Then dito, balik tayo sa ating Facebook business page. And then dito po, control B or right click, then click natin paste, and then click save settings. Okay? So ayan. So basically, tapos na po ang featured video na natin dito sa ating Facebook business page. Is yung ating training video all about the 12 common mistakes to avoid by a newbie networkers. Okay? And mapapansin ninyo, kagandahan po nito, we are creating viral marketing. Okay? Kasi dito po, kung mapapansin nyo kasi dito sa video na ito, dito sa description, is nakalagay yung blog ko, yung link ng blog ko, and yung link nung squeeze page ko. Okay? Yung top 10 objections ng ating mga prospects. So basically, kapag clinic nila kasi to, mapupunta sila doon sa aking blog. Tama? And ang kagandahan nito, kapag ito kasi yung ating YouTube channel is naka-integrate dito sa ating Facebook business page po, pati yung description nitong ating YouTube channel, yung mga videos natin dito sa ating YouTube channel is lalabas din dito sa ating Facebook business page. So, ang mangyayari po, kapag bumisita dito yung ating mga target market o yung mga visitors natin o yung mga followers natin o yung mga taong nag-like na itong Facebook business page na ito, ang mangyayari is dito, pwede na nilang i-click yung link ng ating blog or nung ating squeeze page. Okay? And dito, may option na rin sila kung gusto nila kung anong video yung gusto pa nilang mapanood, mga training videos. So in this manner, pag-integrate natin ng ating YouTube channel dito sa ating Facebook business page, ang nangyayari po is nakakabuild pa tayo ng rapport, nakakabuild pa tayo ng authority sa ating mga target market. Okay? So balikan natin ngayon doon sa ating timeline. So dito no, kung gusto natin lumabas dito yung tab natin, YouTube tab natin, puntahan lang natin itong more.
Then, click po natin to manage tabs. Okay? And dito, may option tayo na i-drag kung ano yung mga tabs na gusto nating mauna o gusto nating mag-appear dito. Okay? So, kunyari itong YouTube, so pwede natin gawin is lagay natin siya after nung about about tab natin. And then, kunyari, ito, lagay natin dito sa sunod natin yung photos, and then yung likes natin. So, ganyan. So, pwede nyo pong i-drag kung anong sequence yung gusto ninyong mangyari dito sa mga tabs ninyo. So, kung gusto ninyong i-promote pa lalo or para mas lalo, mas mabilis mapansin ng mga followers ninyo yung mga videos na na-create ninyo sa YouTube, I do suggest po, ilagay ninyo yung YouTube tab after ng about tab ninyo, pang sa ganun, makita ka agad ng mga followers ninyo. Okay? So, din click natin save. So, ayan. Basically po, initially, nandito na siya. Makikita na kagad siya kagad ng ating mga followers. Okay? And dito naman, ito po yung thumbnail ng ating YouTube tab. Okay? So, dito, may option naman tayo kung gusto natin palitan itong picture, itong image ng ating YouTube tab. Okay? Para magawa po yun is, punta lang tayo dito sa settings. Settings ng ating Facebook business page. Then, puntahan lang natin itong apps. Okay? And then, click natin itong edit settings. So, ayan. So, kung yung YouTube po na pangalan ng tab natin is gusto natin palitan, so, dito natin ilalagay no, sa custom tab name. So, lagay natin, kunyari, papalitan natin yung pangalan na YouTube to free trainings. So, ayan, click natin, save. So, ayan. And then, dito po, yung tulad nung sabi ko kanina, kung gusto natin palitan itong image ng ating YouTube tab, yung thumbnail niya is pwede din po, no? So, click lang natin itong edit settings. And then, click natin change. Okay? Then to, click po natin edit. And dito, nakalagay po, you can upload a JPEG, GIF, or PNG file, no? And the size of the image must be 111 by 74 pixels. File size limit is 1 megabyte. So dito po, dapat po eksakto nyo dito kasi I think sobrang mahigpit dito yung Facebook business page dito sa size ng mga tab image na i-upload, no? Okay? So click lang natin choose file. And mamili po tayo ngayon ng ipapalit natin na thumbnail ng ating YouTube tab. So, saan ko ba nilagay? Images. Ito, 7DFB ka. So, ito. So, ayan po, kung makikita nyo, item type daw niya is PNG file siya and dimension is ginaya niya yung sinasuggest nung Facebook business page o yung Facebook which is 111 by 74 and yung size niya is 12 kilobytes lang. So, malayo siya doon sa 1 megabyte na limit niya. Okay? So, ito po yung pipiliin natin. Then, click natin, open. So, ayan. Basically po, na-upload na natin or napalitan na natin yung thumbnail ng ating YouTube tab. Okay? Then click natin OK. Then balik po tayo dito sa page natin. Ayan. So basically po, yung thumbnail ng ating apps is napalitan na. And ang pangalan na nung tab name natin na YouTube is free trainings na. Okay, so once na i-click ito ng ating mga followers o mga nag-like dito sa ating Facebook business page, mapupunta sila ngayon dito sa ating
YouTube channel na naka-integrate na dito. Okay? So, ayan. So, dito pa lang po, pwede nang mag-like yung ating mga followers o mga bibisita dito. Pwede na rin silang mag-comment kung anong sasabihin nila dito sa training na ito. Or pwede na rin nilang i-share doon sa wall nila o doon sa Facebook nila. Okay? So, maganda talaga na every training video na i-create mo or gagawin mo, maglagay ka ng call to action doon sa bandang dulo. So, tulad po nito, kunyari, may maganda pong ilagay dito. Kung meron kayong natutunan na value dito sa training video na ito, please share on your wall itong training video na ito, or please like, or please comment kung anong masasabi ninyo dito, or kung may katanungan pa kayo, pwede nyo rin pong i-comment sa baba ng video na ito. So, something like that po, nagki-create siya ng viral marketing. And at the same time, tulad nung sabi ko, mas kumakalat pa yung mga links natin sa social media. Okay? So, ayan po. That's it. I hope meron kayong nakuhang value and technique sa short training video na ito. And kung may nakuha kayo, pwede nyo pong i-share yung link ng video na ito sa inyong Facebook or any social media account upang sa ganon matutunan at malalaman din ito ng ating mga kaibigan, ng ating mga team members, and especially ng ating mga downlines. Okay? Also po, please like my Facebook business page, www.facebook.com/Christopher Manzano Valdez, or pwede nyo po akong i-follow sa aking Twitter account @Toffel_Valdez, or pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel upang sa ganun, diretso na ninyong makita or diretso nyo nang mapanood yung mga YouTube training videos ko. Okay? So puntahan nyo lang po yung link na ito, http://bit.ly.com/Christopher_channel. And kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo akong i-email sa christopher@marketinghenyosecrets.com, or pwede nyo pong i-comment sa baba ng training video na ito yung mga katanungan ninyo. Okay? And isa pa po, tulad na sinasabi ko always, learning is everything. And isang magandang habit na maganda nating i-develop is reading books. Okay, kaya strongly recommend po, bisitahin ninyo ang http://marketinghenyosecrets.com/my-store, and pwede nyo pong i-check dyan yung mga best-selling books from veteran and proven networkers all around the world. Okay? And for sure, sure na sure ako, marami kayong makukuhang strategies dyan, mga techniques and mga tips para sa inyong network marketing business or any business opportunity na ginagawa ninyo. Okay? And kung gusto nyo mauna sa lahat ng mga trainings na ginagawa ko and sa mga tools and softwares na nire-review ko na pwede ninyong magamit to save lots of time and effort para sa pagmamarket ninyo, please subscribe to our email list. Puntahan nyo lang po ang www.marketinghenyosecrets.com and then mag-subscribe kayo dito. Okay? So, dito sa bandang kanan ng website ko, puntahan nyo lang po yung orange box na yan, then i-enter ninyo yung inyong email address and then click ninyo ang get updates. Okay? Upang sa ganon, may papadala ko ng diretso sa email address ninyo yung mga strategies, mga techniques and training videos na ginagawa ko. And lastly, meron akong ginawang Facebook Mind Master Group. Okay? Anyone po, basta networker or aspiring to become a networker, can join in this Mind Master Group for free. And ang vision ng group na ito is mag-provide ng maraming value tungkol sa mga tips, mga how-to knowledge, and mga strategies na pwede ninyong i-apply sa inyong network marketing business. And nandito rin mga napapanahong tools and softwares na pwede ninyong magamit para makapag-save ng maraming oras para sa inyong pagmamarket. And meron din dito mga downloadable reports in the form of ebooks. So pwede nyo pong i-search yung Facebook group na ito. Ang pangalan nun is Pinoy Networkers Fantastic Mind Master Group, or puntahan nyo lang yung link na ito, www.facebook.com/groups/Pinoy Networkers Mind Masters, and add yourself guys. And syempre pwede nyo rin i-add dito yung mga team members ninyo and mga downlines ninyo sa Facebook group na ito upang marami din silang matutunan dito. Okay? And libre po siya. So once again, this is Christopher Valdez of MarketingHenyoSecrets.com, and thank you po for watching.